At 45 phase 1 po sa Southville Pinugay Baras Rizal. Minawelcome po namin po kayong lahat dito po sa ngayong gabi-gabi natin pagtatalakay po ng salita ng ating Panginoon. At ang sabi rin po sa Apokalipsis chapter 1 verse 3, ang sabi po dito, mapapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita okay lang kayo dyan? Baka gusto nyo doon. At tumutupad ng mga bagay na susulat doon. Yeah, upo po kayo ha. Pagka mag-start na ako para makapakinig talaga ang tayo. Ang mga bumabasa, ang ibig sabihin po ng mapapalad ay pinapahulog din po nito ay tayo ay swerte. O tayo ay mapalad at tayo ay nakikinig ng mga salita ng ating Panginoon sapagkat ang panahon ay malapit na. Yun po mga kapatid at maraming salamat po sa pagdalo. Kayo pong dalo. Hello. Ayan para po sa ating panalangin. Inaanyayahan ko pong lahat na magsitayo. Okay, let's pray. Ama naming banal na siyang dakila sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa mga pagpapala na patuloy niyo pong pinagkakaloob sa amin. Maraming salamat po sapagkat kami po ay nagkasama-sama muli para sa pakikinig ng inyong salita, Panginoon. Patuloy niyo po sanang kaming pagpalain at ingatan at patnubayan, Panginoon. Pagpalain niyo rin po ang mga makapapakinig ng inyong salita, Panginoon, at nawa ma-i-apply nila ito sa kanilang araw-araw pong buhay at magawang ma-i-share sa iba, Panginoon. Maraming maraming salamat po. Patawarin niyo po kami kung saan lang po kami nagkasala, Panginoon. Ito lamang po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good evening po sa lahat. And welcome ulit sa ating seminar. Bago po tayo mag-quiz, gusto ko muna ang lahat na tumayo at atin pong kamayan ang bawat isa at i-welcome po natin ang bawat isa. Mga volunteers, kamayan po natin yung ating mga attendees at sabihin nyo sila na sa kanila na welcome at ipakita nyo po sa kanila ang pinaka-sweet nyo na smile. Welcome. Hello. Hello. Welcome po ulit. Ay! Okay na. Ayan, mga kaibigan. So ngayon, magpa-quiz na po tayo. Yung ating topic last night ay Mysteries of the Mummies. Okay. So sino pong walang quiz card? Pakibigyan po kung sino po yung walang quiz card. Okay, dumako na po tayo sa ating quiz. Handa na po ba tayo lahat? Tingnan natin. Number one, diretso na po tayo. Ang kaluluwa ay mortal o immortal? Isulat niyo po sa papel ang sagot. Number two, tama o mali, ang buhay na kaluluwa ay pinagsamang alabok at hininga ng buhay. Uy, isulat niyo sa papel. Number three, tanong, ayon sa Biblia, gaano karami ang alam ng mga namatay na? Yan. Uy. Number four, makaibigan, number four, tama o mali, ayon kay Jesus, ang mga patay ay natutulog sa libingan at naghihintay sa muling pagkabuhay. Number five, oo o hindi, hawak ba ng mga taga-Ehipto ang katotohanan patungkol sa estado ng kamatayan? Okay. Check your own papers. Number one, ano po yung sagot niyan? Ang kaluluwa ay mortal o immortal? Ang sagot ay? Mortal! Sure? Ang sagot ay? Mortal. Now, meron ba tayong kaluluwa? Wala. Wala. Kasi tayo ay? Kaluluwa. Meron ba tayong kaluluwa? Wala.
Kasi tayo ay? Okay, so nakakita na ba kayo ng kaluluwa? Yes, yung katabi niyo po, kaluluwa po yun mga kaibigan. Kasi, uulitin ko po na nang ginawa ng Diyos, si Adan, naging kaluluwa po siya. Hindi po siya gumawa ng katawan, kinuha yung kaluluwa ni Adan at saka pinasok doon sa katawan ni Adan. Hindi po ba noon? Kasi ang kaluluwa ay tayo, mga tao, tayo ay mortal. Number two, ang sagot po niyan ay? Ang buhay na kaluluwa ay pinagsamang alabok at hininga ng buhay. Yan ay? Tama. Tama. Yan po yung formula. Bakit po tayo nagawang tao, nalikhang tao? Kasi yung clay, yung soil po, makaibigan yung alabok, plus yung life na binigay ng Panginoon, yung hininga ng buhay, yan po ay naging tao. Number three, ang sagot ay? Wala. Gaano karami ang alam ng mga namatay na? That is, wala po mga kaibigan. Sabi po ng Ecclesiastes 9:5. Tama o mali? Number four, anong sagot niyan? Ayon kay Jesus, ang mapatay ay natutulog sa libingan at naghintay sa muling pagkabuhay. Tama. Ang mapatay po ngayon ay nasa libingan at hindi po sila bumibisita. Okay, number five, hawak ba ng mga taga-Ehipto ang katotohanan patungkol sa estado ng kamatayan? Ang sagot ay? Hindi. Hawak ng Biblia ang sagot patungkol sa estado ng tao sa kamatayan. So, volunteers, pakicollect po ng ating quiz card. At habang po nagkocollect ng quiz card, kantahin po natin ang kantang All the Way My Savior Leads Me. Kung sino po yung nakakalam, pakisabayan po ako. DVD na merong 14 video presentations patungkol po sa prophecy. At yung handout natin ngayon, Death and the Soul. Ano po ba yung ating future topics? Bukas po, ano po yung topic natin? Wala. We don't have meeting mga kaibigan bukas kasi night off po natin. Pero babalik po tayo, huwag po tayong mag-absent, babalik po tayo sa Friday. Yung ating topic ay Hell. Revelations, Lake of Fire and Brimstone. Meron kayong impyerno? Totoo ba ang impyerno, mga kaibigan? Nasaan ba ang impyerno ngayon? Nandun ba sa pinakailalim ng mundo natin? Tingnan po natin, mga kaibigan, huwag po tayong mag-absent. At ito po yung pinaka-mainit na topiko sa Biblia. At meron po akong invitation sa ating lahat. Kasi, ini-invite po namin yung lahat na mag-celebrate po tayo sa Sabat. At yung topic po natin, Saturday morning, so invite po namin kayo sa Saturday morning, dito po tayo, at yung ating topic ay 3 steps to heaven. Magsisimula po tayo by 10,
Kaya pumunta po tayo dito sa Saturday sa Sabado, 10 a.m. Yung topic po natin, 3 steps to heaven. Alam niyo ba mga kaibigan na ang langit ay napakalayong lugar nun? Pero ngayong Sabado, malalaman natin na tatlong hakbang lang pala papunta sa langit. Kaya huwag po tayo mag-absent. At meron po tayong munting salo-salo pagkatapos niyan. At pagka-after lunch mga kaibigan, sa Saturday afternoon po yan, yung ating topic ay Revelations Millennium, When the Devil Goes on Vacation. Darating po ang panahon na ang Diablo ay magbabakasyon. Gusto niyo bang sumama? May homework din po tayo. Basahin niyo po ang Revelation chapter 20. Para po sa ating formal na pagsisimula, tayong lahat ay tumayo at kantahin natin ang ating sing song, Turn Your Eyes Upon Jesus. Father in Heaven, Lord, maraming salamat po, Panginoon, dahil nandito na po kami sa aming ika-12 night ng aming pag-aaral. Maraming salamat, Panginoon, dahil alam po namin na Ikaw ay nagtuturo sa amin ng makatotohanan. Panginoon, may pag-aaralan na naman kami ngayon na bago nawa po, Panginoon, tulungan niyo po kami na maintindihan po ito at maisabuhay po namin. Panginoon, nawa bigyan niyo po ng kapangyarihan at otoridad ng iyong salita para nawa, Panginoon, mabago po ang aming buhay ayon po sa inyong kalooban. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Umupo po tayong lahat. Ang ating topic ko ngayon, mga kaibigan, the devil's door, knock, knock, knock. Binuksan mo na ba ang pintuan ng Diablo? Bago mo na yan, makinig po tayo na minsay sawit galing sa ating mga kabataan. Ay, isang kabataan na pala. Kabataan, di ba? Opo. Ang ingay-ingay po ng mga bata. Huwag ko yung maingay doon eh. Upo kayo doon. Pili na. Ay, basa po. Doon po. Compose ni Kuya.
Kinanta ni Mariel, kung yun, yung hapis, yung may bahay ko. Makinig ka ha! Magpabaptize ba ani? Dapat maminaw dyan ni. Tumutubong lang sa lupa. Ganyan kong magmalang Diyos. Mag-ibig niya'y walang hanggan. Di mapabago kailan. Ano ito po sila, Ariel? Di ka na pagbayaan. Ibig niya ang Diyos. Di ka niya pagbayaan. Maraming salamat, Daniel. So yung mensahe po ng kanyang awit ay hindi po tayo pababayaan ng Diyos. So again, yung topic po natin, the devil's door, knock, knock, knock. Binuksan mo na ba ang pintuan ng Diablo? Now magsimula po tayo, mga kaibigan. Ready na ba kayo? Yes. Okay, mga kaibigan. Ayon po sa news na ito, noong March 22 and 23, 1997, 39 members ng Heaven's Gate Fall ay sabay-sabay na nagpatiwakal or nagpakamatay. At ito po yung pinakamarami ayon sa record ng American history. No, mga kaibigan, bakit kaya sila nagpakamatay? Bakit kaya sila nagpatiwakal? At actually, naniniwala po sila na kapag ay sa pamamagitan po ng kamatayan, makakapunta po sila sa mas higher na level ng buhay. Sabi po dito ng ni J. Gordon Melton, isa po siyang authoritative Encyclopedia of American Religion, sabi po niya, sa kasong ito, sa Heaven's Gate Cult, ay may positibong motibo sila, isang dakilang lugar na mapupuntahan, sabi niya. Kaya, bakit pa tayo maghihintay dito? So, sabi daw po ng mga Heaven's Gate Cult na sa kanilang kamatayan, meron daw po silang pupuntahan na lugar. Saan kaya yung lugar na yon? At sabi ni James Tabor, yung nag-imbestiga po sa kulto nila, sabi niya, ang grupong ito ay talagang kakaiba. Ang mga taong ito ay kalmadong pinili ang pagpapatiwakal para makalabas sa napaka-positibong paraan patungo sa isang mas mataas na antas ng buhay. Sinasabi po dyan na sa pamamagitan po ng kamatayan ay magkakaroon po sila ng mas mataas na level or antas ng buhay. To continue, sabi dyan, itinuturing nila ang kamatayan hindi bilang kalaban ng buhay, ngunit bilang buhay mismo. Now, mga kaibigan, ang kamatayan ba ay buhay? Is death life? Or ang kamatayan ba ay kamatayan talaga? Ang kamatayan ba ay siyang pintuan or paraan para makapunta tayo sa mas mataas na level ng buhay? Or kailangan ba natin mamatay para makapunta tayo sa ibang lugar, sa ibang forma or sa ibang anyo natin? Ang kamatayan ba ay kaibigan o kaaway? Ang Heaven's Gate Cult, mga kaibigan, ay naniniwala sila na ang kamatayan ay kaibigan, friend. Kasi sabi nila na pinapalaya sa pamamagitan ng kamatayan, pinapalaya nito ang kaluluwa na nabilanggo sa katawan. At tingnan natin kung ayon ba ito sa Biblia, mga kaibigan. Meron ba tayong kaluluwa? Kasi tayo ay? Tingnan po natin anong sinasabi ng Biblia patungkol dito. 1 Corinthians 15:26. Ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. So obviously, ang Heaven's Gate Cult, hindi sila naniniwala sa salita ng Diyos kasi according sa kanila, kaibigan po nila ang kamatayan. Sabi dyan, hindi bilang kalaban ng buhay, ngunit bilang buhay mismo ang kamatayan. Ang kamatayan ay buhay mismo. Parang napaka-komplikado, mga kaibigan. At binuksan po nila ang pintuan ng Diablo. Bakit sila namatay?
or ng pakamatay kasi binuksan po nila yung pintuan ng Diablo. At imbis na yung pangalan nila naging Heaven's Gate, naging pinto po ng Diablo ang kanilang paniniwala. So ano ba ang pinto ng Diablo, mga kaibigan? At alam nyo ba na lahat ng tao ay binuksan itong pintuang ito, at halos din mga Kristiyano ay binuksan din yung pintuang ito. Pero bago muna yan, kilalanin muna natin kung ano ba ang kulto. Kasi makakatulong ito sa atin para pag-aralan kung ano ba talaga ang estado ng tao sa kamatayan. So ano kaya ang kulto? Paano ba makikilala ang kulto? Another news, mga kaibigan, doon sa Jonestown, Guyana, noong late 70s, 900 ka mga tao ang sabay-sabay na nagpatiwakal, nagpakamatay. Ano ba ang kulto? Sa Kristiyanong perspektibo, ang kulto ay kahit anong grupo na hindi tumatanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas at sa Biblia bilang pundasyon ng pananampalataya. At dito meron po tayong mga clues paano po natin ma-identify ang kulto para hindi din po tayo mapabilang sa mga kahit anong kulto, mga kaibigan. Paano makikilala ang kulto? First is, ang mga kulto ay nagsisisunod sa taong pinuno halip kay Kristo. Yung Heaven's Gate cult, meron po silang human leader na ang pangalan ay si Marshall Applewhite. Pero mga kaibigan, sabi sa John 14:6, sinasabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan. So si Jesus po yung ating daan. Kung gusto natin pumunta sa tamang daan, sino po yung ating susundin, tao or si Jesus? Si Jesus. So sino ang sinusundan natin ngayon, mga kaibigan? Sabi sa John 10:4, sa salita ng Diyos, pagka nailabas na niya ang lahat ng sariling kanya, ay pinangungunahan niya sila at nagsisunod sa kanya ng mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. So Jesus po yung ating shepherd. At sana po na para tayong tupa na sumusunod lamang kay Jesus na ating pastol. Huwag niyo po ako susundin. Susundin po natin si Jesus, mga kaibigan. Next. Meron po bang mga Kristiyano ngayon na ganyan na sinusunod yung tao imbis na ang Diyos? Meron bang ganun ngayon? Meron, mga kaibigan. Kahit na yung sinasabi ng kanilang leader ay hindi ayon sa Biblia, pero parang sinusunod na lang at hindi po sinusunod yung salita ng Diyos. So yan po yung first clue na kulto. Sabi sa Jeremiah 17:5, ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Kasi si Jesus lang po yung ating dapat na susundin. Number 2, nagsisisunod sa turo ng tao halip na sa Biblia. I challenge you, mga kaibigan, na sundin lang po natin si Jesus at yung living word, ang salita ng Diyos. At actually, si Jesus din po yung word. Si Jesus din po yung word ng Panginoon. Sabi sa John 17:17 na thy word is truth. At sabi naman sa Psalms 119:105 na ang salita ng Diyos ay ilawan po sa ating mga daanan. Bakit ba kailangan natin ang ilawan? Kasi po, baka matrap tayo sa mga paniniwala ng kulto. So, yun po yung Biblia nagsilbi nating ilawan. Now, ang mga kulto, mga kaibigan, ay hindi po sila sumusunod sa turo ng Biblia. Kasi sumusunod sila sa kung ano po yung instruction ng kanilang leader. Halimbawa po yan ay yung Heaven's Gate cult. Ito po yung classroom ng Heaven's Gate cult. Meron po silang 38 followers. At sa upuan po, sa harapan, yan po ang upuan ni Marshall at ang kanyang GF. Actually, yung buhay ni Marshall Applewhite, iniwanan niya po yung kanyang asawa. At nagkaroon po siya ng girlfriend. At silang dalawa, si Marshall Applewhite at yung girlfriend ni Marshall, ay silang dalawa po yung nag-umpisa ng Heaven's Gate cult. Kaya lang, yung GF ni Marshall Applewhite ay nagkaroon po ng cancer at kalaunan ay namatay. Pero kahit patay na yung GF niya, bumibisita pa rin dyan sa classroom na yan. At pinaupo ni Marshall Applewhite yung ghost na tumutulong din, yung GF niya na tumutulong din sa pag-instruct sa kanilang mga followers. Mga kaibigan, gusto nyo ba ng ganyan na classroom? Meron kayong ghost na teacher? Yan po, mga kaibigan, yung nangyayari sa Heaven's Gate cult. Sila ay nagsisunod sa turo ng tao, halip na sa Biblia.
No, mga kaibigan, meron kayong mga Kristiyano nga ron, ngayon na nagsusunod sa turo ng tao? Imbis na sa Biblia, sabi po ng Bible na sundin natin ang 10 kautusan, pero merong iba na, ah, okay lang kasi sabi ng aming leader na wala ng kautusan. Pero sabi ng Bible na dapat sundin ang kautusan. Maraming Kristiyano ngayon nag-iisip na wala sila sa kulto, pero nagsisunod naman sa mga tao. So parang ganun din mga kaibigan. Next, number 3, inuudyok ng kulto ang pansamahang pagkakawangis. Good example pa din po yan ay ang Heaven's Gate Cult. Now, before po sila, bago pa po sila nagpatiwakal, nagpakamatay, gumawa po sila ng video. No? Video. At yung nag-imbestiga po sa kanilang kaso, tiningnan po yung video nila at sabi nung nag-imbestiga na sa video po, hindi po nila makikilala kung sino yung babae, sino yung lalaki, kasi pare-pareho po yung kanilang anyo, pare-pareho po yung kanilang sinuot, yung haircut nila, pareha din po. Ito pala ay babae, yan, babae. Yan, mga kaibigan. So, meron po silang pansamahang pagkakawangis. Hindi natin matukoy kung sino yung babae at saka lalaki. At mga kaibigan, meron din kayang mga Kristiyano ngayon na ganyan din yung kanilang mistake na sinusunod kung ano yung ginagawa ng karamihan, na sumusunod sa marami, or pansamahang pagkawangis. Meron mga Kristiyano na nag-iisip na ginagawa ito ng lahat, malamang ito ay tama. Kasi ito ay ginagawa ng karamihan, ng marami, siguro ito ay tama. Tama kaya yun na prinsipyo, mga kaibigan? Porket ginagawa ng majority ay tama? Hindi po kailanman naging sikat ang katotohanan. At konting-konti lang po mga tao, mga kaibigan, ang nakakalam at sumusunod sa katotohanan. Next is, meron po tayong dito tinatawag na peer pressure. Gusto mong sumunod sa katotohanan, pero merong mga hadlang. Merong mga pressure galing sa kaibigan o sa pamilya na hahadlang sa pagsunod po sa katotohanan. At dahil dyan, gusto ng Diablo, kinokontrol ng Diablo ang isipan ng mga leaders, at yun din po yung tinuturo ng mga leaders sa kanilang membro. Pero tandaan po natin, mga kaibigan, na tayo po ay binigyan ng Diyos ng freedom of choice or kalayaan or kapangyarihan sa pagpili. Kaya huwag po natin hayaan na meron pong tao na magmanipulate sa atin. Kung yun ang sabi ng Diyos, yun po yung ating dapat susundin. Tingnan po natin kung kanilang tinuturo ay ayon ba sa Biblia. Yan po yung pinaka-safe na ating gagawin, mga kaibigan. No, good example din po yan sa Bible ay yung sa panahon ni Daniel, si Shadrach, Meshach, at si Abednego. So, nandun po sila sa Plain of Dura at meron pong command yung hari, si King Nebuchadnezzar, na sa pagtunog po ng trompeta, sa pagtunog ng mga instrumento, dapat lahat ng mga tao ay yuyukbo sa imahe ni King Nebuchadnezzar. So, imagine na po yung pressure doon. 100,000 ka mga tao ang nandun. At pagtunog ng instrumento, sila lang po yung tumayo kasi iniisip nila na hindi po ito ayon sa Biblia ang pagyuko sa mga imahe. So, dyan po kasi mahal po nila ang Panginoon, kaya po nilang salungatin kung ano yung ginagawa ng karamihan at sundin ang Panginoon. Na mga kaibigan, willing ba kayo na sumunod sa Panginoon kahit kayo lang mag-isa? I hope so, mga kaibigan. Proverbs 16:25, may daan na tila matuwid sa tao, ngunit ang dulo niya o ay mga daan ng kamatayan. Siguro isipin natin na, ah, ito siguro ang tama kasi ginagawa ito ng marami. Pero hindi po, mga kaibigan. Siguro ito ay tama kasi ito yung ginagawa ng family ko. Hindi po ganun, mga kaibigan. Siguro ito ang tama kasi ito yung ginagawa ng mga friends ko. Hindi din po yan tama, mga kaibigan. Kasi ano yung end niyan? Ang end niyan, dulo ni Yaon ay mga daan ng kamatayan. Yung tama, yung basihan po natin sa tama ay ang salita ng Diyos. Now, kung nabuhay kayo sa panahon ni Noe, makakapasok kaya kayo sa arka? Kung susunod kayo sa karamihan? Ilan ngayon nakapasok sa arka? 8. Ibig sabihin, karamihan po sa taon sa panahon ni Noe ay mali. At kung sumunod po tayo sa karamihan, siguro isa po tayo doon sa nalulod sa baha, mga kaibigan. Kasi huwag po tayong magdepende sa kung anong ginagawa ng karamihan.
Merong tanong po dito, pinuno ba ng kulto si Noe? Baka kulto si Noe. Now, hindi po pagiging kulto ang pagsunod sa Diyos. Hindi pagiging kulto ang pagsunod sa Diyos, mga kaibigan. Merong mga iba, nagsasabi, or siguro na-experience nyo ito na, ah, huwag kang pumunta dyan sa mga meeting-meeting na yan. Baka mga kulto yan. Mga kaibigan, hindi po pagiging kulto ang pagsunod sa Diyos. Basta sundin mo lang ang Diyos, hindi po yan kulto, mga kaibigan. Okay, to continue. Number 3, inuudyok ng kulto ang pansamahang pagkakawangis. Kung sundin mo ang marami, hindi ka makakasunod sa katotohanan. Kasi meron pong quote dyan na, hindi ka makakasunod sa katotohanan habang sumusunod ka sa karamihan. Kasi karamihan, hindi sinusunod ang katotohanan. Number 4, ang kulto ay nalinlang patungkol sa estado ng tao sa kamatayan. At ito po yung kanilang mga pinaniniwalaan. Inuulit ng mga kulto sa panahon ngayon, ang sinaunang kasinungalingan, first is naniniwala sila na walang kamatayan. Pagkatapos ng namamatay ang tao, wala talagang kamatayan. Yun po yung paniniwala nila. Sabi din nila, ang tao ay Diyos. At number 3, karunungan sa sarili ay kaligtasan. Or in English, knowledge of self is salvation. Tingnan po natin ito, mga kaibigan. Sabi ni James Tabor, yung mga Heaven's Gate cult, sila ay naniniwala na patungo po sila sa isang mas mataas na antas ng buhay or higher level of existence. Itinuturing nila ang kamatayan na hindi kalaban ng buhay, ngunit bilang buhay mismo, mga kaibigan. At ang kulto po ay nalinlang patungkol sa estado ng tao sa kamatayan. Sila ay nagpapakamatay kasi naisip nila na sa kamatayan, mabubuhay sila. Merong mas higher na level na buhay. Kaya nalinlang po sila, mga kaibigan. At sabi din nila, paniniwala nila, kung ikaw ay mamamatay, hindi ka talaga patay. Totoo ba yan? Kung ikaw ay patay, ano? Hindi ka talaga patay. So ano po yan? Patay-patay. Kung sa ano po, mga kaibigan, sa dialect ng Cebuano. Kung ikaw ay mamamatay, hindi ka talaga patay. Yun po yung kanilang pinaniniwalaan. At yun po, yung paniniwalang yan, ay yun po ay yung parang doorknob or lock na sa pintuan ng Diablo, mga kaibigan. Meron din mga Kristiyano na naniniwala na kapag patay ang tao, hindi naman talaga siya patay. Pupunta lang siya sa ibang lugar, sa cosmos, or sa ibang anyo. May iba naman na naniwala na pupunta agad sa langit o imperno ang mga patay, mga kaibigan. At dito malalaman natin na ang channeling, yung lahat na kulto, mga kaibigan, sila po ay ginagawa po nila itong tinatawag na channeling. Yung makikipag-usap sa mga espiritu ng patay. At mapanganib po na makikipag-usap sa mga espiritu ng patay, mga kaibigan. At malalaman po natin na ang pakikipag-usap sa mga patay ay siya po yung pintuan ng Diablo or spiritualism. Now, sino ba ang mga boses sa libingan? Now, mga kaibigan, naniniwala ba tayo na ang patay ay patay? Kasi may mga ibang Kristiyano hindi naniniwala na ang patay ay patay, kaya takot na takot kapag pupunta sa libingan o sa sementeryo. Kasi naniniwala tayo na ang patay ay hindi talaga patay. At sino yung mga boses na nasa libingan, mga kaibigan? Mga kaibigan kaya sila or kaaway? Sino ang mga espiritu sa espiritismo yung nakikipag-usap? Bubuksan ba natin ang pintuan ng Diablo? Mapanganib po ang pakikipag-usap sa espiritu ng patay. Bubuksan ba natin ang pintuan yon, mga kaibigan? Huwag naman po, sana. No, atin pong titingnan ang Biblia sa Isaiah 8, 19 and 20. Isaiah 8, 19 and 20. Napakagandang mensahe po ito. Sabi po dito, at pagkakanilang sasabihin, hanapin ninyo silang nakikipagsanggunian sa masamang espiritu at mga manghuhula na nagsisihuni at nagsisibulong. Hindi ba marapat na sanggunian ng bayan ang kanilang Diyos? Dahil baga sa mga buhay ay sasangguni sila sa mapatay? So sabi po dito na
Para po magkaroon po tayo ng comfort, bakit po tayo pumupunta sa mga patay? Wala ba tayong Diyos na buhay na nasa langit? Shouldn't we go sa buhay na Diyos natin, mga kaibigan, imbis na pumunta po tayo sa mga patay para magpakonsulta? Bakit doon po tayo sa patay humahanap ng mga advice? Wala ba tayong buhay na Diyos na pwede natin lapitan? Di ba po para po siyang insulto sa Diyos, mga kaibigan? Through verse 20, sabi po dito, sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga o liwanag sa kanila. Ibig sabihin, kung meron pong mangangaral, kung meron pong preacher, kung meron pong ministro or pastor o kung sinong missionary ng mangangaral, i-check po natin kung ang kanyang pinag-aralan niyo o kanyang pinangangaral ay nandoon po sa Biblia. Kasi kung hindi po ayon sa Biblia yung kanyang sinasabi, wala pong katotohanan sa kanyang mga kaibigan. Now, sabi sa Ecclesiastes 9:5, hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay. So, ilan po yung alam ng patay? Wala naman pala. Bakit tayo kumukonsulta sa patay? Mas may alam tayo kaysa sa patay. Sabi ng Biblia, walang alam ang patay, mga kaibigan. Next question. Bumibisita ba ang Espiritu sa mga patay ng mga patay sa buhay? Again, bumibisita ba ang Espiritu ng mga patay sa buhay? Yes or no? Baka ma-experience kayo na ganito. Na pagkatapos mamatay yung kapag-anak nyo ay bumisita pagka kinabukasan. Ano kaya sabi ng Biblia patungkol dito, mga kaibigan? Job 7:9-10. Kung paanong ang ulap ay napapawi at nawawala, gayon siyang bumababa sa Sheol or sa libingan ay hindi na aahon pa. Siya'y hindi na babalik sa kanyang bahay, ni malalaman pa man niya ang kanyang dako. Nawa po ay maniwala po tayo sa salita ng Diyos. So, bumibisita ba ang Espiritu ng mga patay sa buhay? Hindi. Hindi, mga kaibigan. Job 14:12, kailan ba sila mabubuhay muli? Sabi po dyan, gayon ang tao ay nabubuhal at hindi na bumabangon hanggang sa ang langit ay mawala. Yan po ay ibig sabihin yung pag-open ng langit kasi bumalik na po si Jesus. Ibig sabihin na ang mga patay ay mabubuhay muli sa pagbabalik ni Jesus. Cross-reference po yan sa 2 Peter 3:10 and Revelation 6:14. So, magtatanong po ako dito, sino po yung dakilang tagapaglinlang ng mga tao? Siya po ay ang Diablo, mga kaibigan, at siya din po yung nagloko sa Heaven's Gate Cult at sa mga kulto na magpatiwakal sila. At of course, thou shall not kill, hindi na po sila makakahingi ng patawad sa Diyos kasi nagpatiwakal na sila. At gusto din ng Diablo na linlangin tayo patungkol dyan. To continue, 2 Corinthians 11:14. May babasahin po tayo dito. At hindi kataka-taka, sapagkat si Satanas man ay nagpakunwaring anghel ng kaliwanagan. Siya, si Satan, kaya niya pong magpakita sa atin na anghel ng kaliwanagan. So kung gayon, mga kaibigan, kaya ba din niya na makapi yung anyo ng ating kamag-anak na namatay na? Kaya ba niya yon? Yes, mga kaibigan, kaya din niya. No, meron pong true story patungkol po sa isang pamilya na missionary doon po sa Africa. Meron po silang cute little girl at yun po yung kanilang parang center ng kanilang buhay, yung kanilang anak na babae, yung cute little girl nila. Yung nangyari, mga kaibigan, ay nagkasakit po yung kanilang anak. At dahil malayo po sila sa kabihasnan doon sa Africa, hindi po nila nabigyan ng gamot yung kanilang anak at kalaunan namatay po yung kanilang cute little girl. So napakasad po ng mga parents kasi yun na lang yung mahal na mahal po nila yung kanilang anak. At gusto sana nilang umuwi, bumalik doon sa Amerika, pero wala din silang pera kaya doon na lang nila inilibing yung kanilang anak sa bakuran nila. At 2 weeks later, mga kaibigan, parang sad pa din yung parents kasi of course nawalan po sila ng bata, yung baby nila. Isang araw, yung mama, nandun po siya sa kitchen. Siya po ay nagmuni-muni, parang iniisip niya na talagang na-miss niya talaga yung kanyang anak. At ano pong nangyari, mga kaibigan? Bigla po hinay-hinay, dahan-dahan po na may nagbukas ng pintuan at nakita po sa dalawang mata ng ina na nandoon yung anak niya yung nagbukas ng pintuan at sinabit po ng cute little girl na
Mama, hindi po ako patay, ako ay buhay. At nang nakita po iyon ng ina, parang gustong-gusto niya po na hagkan o gustong-gusto niya po na ihag o halikan yung kaniyang anak. Pero nalaman niya, na-remember niya po mga kaibigan na ano daw po, ang patay ay hindi na ulit mabubuhay. At alam niya po yung prinsipyo sa Biblia patungkol sa estado ng kamatayan. Kaya naisip niya, hindi ito anak ko. Kaya yung sinabi ng ina, in the name of Jesus, lumayo ka. At yung bata po mga kaibigan ay biglang nagbagong anyo na naging diablo at nawala po mga kaibigan. Pwede din po nating ma-experience ito. Pero kung wala po tayong pundasyon sa ating pananampalataya sa Biblia, tiyak ay tayo ay maloloko mga kaibigan. So sino pala yung nagpapakita? Revelation 16:14, hindi po yun ating mga kamag-anak, kundi sapagkat sila ay mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda. Meron din po akong mga kaibigan, classmate ko noon, na pagkamatay ng kanilang mga kamag-anak, meron talagang nagpapakita sa kanila, pero alam natin ang prinsipyo sa Biblia na hindi po yun kanilang kamag-anak, kundi mga espiritu ng demonyo na nagsisigawa ng mga tanda. At hindi lang po mga kulto ang naloko niyan, kundi maraming mga Kristiyano ang talagang naniniwala dyan, mga kaibigan. So ang kulto po ay nalinlang patungkol sa estado ng tao sa kamatayan, pati Kristiyano din. Nasabi din ng mga Kristiyano na meron din silang na-experience na tinatawag natin na clinical death or near-death experience. Ano ba yung near-death experience? Natalakay po natin ito kahapon. Yun po yung parang nakikita nila yung kanilang katawan, tapos sila ay naglalagalag. Now, incidentally, si Marshall Applewhite ay nagkaroon po siya ng near-death experience kasi kailangan po siyang i-admit sa hospital kasi kailangan niya mag-undergo ng heart surgery or heart procedure. At nung inoperahan po siya, mga kaibigan, si Marshall White, nagkaroon po siya ng near-death experience at nakasurvive. At pagkatapos noon, nakasurvive po siya sa kanyang operasyon, iniwan niya yung kanyang asawa at siya ay nakipagtanan sa kanyang nurse na naging girlfriend niya, mga kaibigan, at silang dalawa ay nagsimula ng Heaven's Gate na kulto. So natayo pala ang Heaven's Gate ko dahil po sa near-death experiences, mga kaibigan. Pero hindi po biblical ang near-death experience. Kung sinasabing near-death, patay ba yun? Near-death lang po, mga kaibigan. So, question, mga kaibigan, ano ang mangyayari sa isang tao kapag siya ay mamatay? Review lang po ito sa kahapon natin na pinag-aralan. Ano ang mangyayari sa isang tao kapag siya ay namatay? Pero bago niyan, nalaman natin na ang kaluluwa ay mortal. At sabi sa Ezekiel 18:4, ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay, mga kaibigan. At alam din natin na ang pag-asa natin sa kamatayan ay ang muling pagkabuhay na mangyayari sa pagdating ni Jesus. Yung pag-asa po natin ay yung resurrection, mga kaibigan, na atin po yung tatalakayin sa ating future lectures. So saan po yung mga patay ngayon? Nasa libingan. Huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig. Nasa libingan po sila, mga kaibigan, hindi po sila ngayon nagsustrolling sa daanan. At magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. So dito po, mga kaibigan, meron po tayo nakitang dalawang klase ng resurrection or dalawang klase ng muling pagkabuhay. First, yung mga mabubuting tao, sila po ay ma-resurrect or mabuhay muli sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay or the resurrection unto life. Pero yun po mga masasamang tao, sila po ay ma-resurrect sa punishment or pagkabuhay na muli sa paghatol. So yun po yung dalawang klase ng resurrection, atin po yung i-discuss ating future lecture. Ang pinakaunang kasinungalingan na sinabi ng Diablo ay actually tungkol po sa kamatayan. Kaya posible din po ba na ito yung gagamitin niya sa huling panahon? Yes, mga kaibigan. Napunta po tayo sa Genesis 3:1-5. Diyan po natin mababasa ang pinakaunang kasinungalingan ng Diablo. Genesis 3:1, ang ahas nga ay lalong puso kaysa alinman sa mga hayop sa parang nanilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan?
So alam natin na di alam ni Eva na kausap niya dito ang Diablo. Kasi kung alam niya, so ano, tumakbo na siya palayo. Pero dito po mga kaibigan, ito po yung sinabi ng Ahas sa kanya. At meron din mga Kristiyano ngayon na hindi nila alam na yung Diablo na pala yung kanilang kinakausap. Kaya dapat po maging aware po tayo at mag-aral po tayo ng Biblia. To continue, at sinabi ng babae sa Ahas, si Eve, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Now, may alam ba, may idea ba si Eve sa kamatayan? May idea ba siya sa kamatayan? Wala. Kasi sa panahon ng Eden, wala silang idea kung meron magkamatayan, mga kaibigan. To continue, datapot sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain na yaon ni huwag ninyong hipuin, baka kayo'y mamatay. So yun po yung sinabi ng Diyos na bilang instruction nila sa kay Eva at saka kay Adan. At yun din po yung sinabi niya sa Ahas. At sinabi naman ng Ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. At yan po yung pinakaunang kasinungalingan na sinabi ng Diablo na hindi kayo mamamatay. Ibig sabihin, immortal. At yun din po yung dahilan bakit maraming mga tao ngayon natatakot sa mapatay, kasi hindi sila naniniwala ng patay ay patay talaga, mga kaibigan. Sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain ni Yaon ay madidilit nga ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilalang ng mabuti at masama. Hindi ka mamamatay, Eve, sabi ng Ahas. Pupunta ka lang sa mas mataas na level ng buhay at yan ay magiging Diyos ka. Di ba po ito yung pinaniniwalaan ng Heaven's Gate Code? Na hindi ka talaga mamamatay kundi pupunta ka lang sa mas taas na level ng buhay? Yan po yung unang kasinungalingan, mga kaibigan. Genesis 3 verse 5, kayo'y magiging parang Diyos, parang pupunta sa mas mataas na level ng buhay. E kung gayon, mga kaibigan, kung totoo na sa kamatayan, pupunta tayo sa mas mataas na level ng buhay, edi mamatay na lang tayong lahat. Kung ganun, mga kaibigan. So, di ba po, nakita po natin yung kalokohan, yung panlinglang ng Diablo, mga kaibigan. At kapag magpatiwakal, hindi na po makahingi ng patawad sa Panginoon sa kasalanan ng thou shall not kill, at yun na po, hindi na po maliligtas, mga kaibigan. To continue, dito, sabi ng Diyos, kayo'y mamamatay. Sabi naman ng Diablo sa pamamagitan ng Ahas, hindi kayo mamamatay. Meron talagang sumasalungat sa Diyos, mga kaibigan. At yan po ay ang Diablo. Now dito, sino kaya sa kanila ang nagsasabi ng totoo or sino kaya sa kanila ang nagsisinungaling? Ang Diyos ba na nagsasabing kayo'y mamamatay or ang Ahas na hindi kayo mamamatay? Sino kaya ang nagsisinungaling? Dito, mga kaibigan, kung ang kaluluwa ay totoong immortal, ibig sabihin, hindi nagsinungaling ang Diablo. Kung totoo na ang kaluluwa immortal, ibig sabihin, hindi nagsinungaling ang Diablo. Ang Diyos ang nagsinungaling. Yun po yung unang sermon ng Diablo na walang kamatayan. At yan po, mga kaibigan, yung pinaniniwalaan ng mga Egyptians, Babylonians, Greeks, Romans, Buddhism, Islam, Freemasons, at yun din pong pinaniniwalaan ng mga kultura, at yung mga satanist. Ang mga satanista ay naniniwala sa paganong doktrina ng immortalidad ng kaluluwa. At, unfortunately, meron ding mga Kristiyano ngayon na tinanggap yung kasinungalingan na ang kaluluwa ng tao ay immortal. Meron nga isang article dito, mga kaibigan, na sinulat ng isang preacher sa Reader's Digest. Yung title ng kanyang article ay Walang Kamatayan. Isipin po natin na siya ay Christian at siya ay nag-aaral ng Biblia. Kasi kaya hindi po talaga safe na talagang maniwala po tayo sa lahat. Kasi dapat na tayo mismo alam po natin yung Biblia. So dapat mag-aral po tayo, mga kaibigan. Sabi dyan sa kanyang article, isa po siyang Christian, hindi ka talaga mamamatay. Animoy para itong kamatayan, so parang kamatayan, ngunit, nagpapatuloy ka talaga sa pamumuhay at mas marami ang alam pagkatapos kumpara noong sa dati. Ibig sabihin, mga kaibigan, na mas marami ka pang malalaman sa kamatayan. Yun po ay isang Kristiyano na nagsulat niyan. Yung ganun na paniniwala, mga kaibigan, ay yan po ay yung spiritualismo na siyang pundasyon ng pag-ipag-usap sa patay. Spiritualismo, mga kaibigan. Sabi ni E.W. Sprague,
Ang spiritualismo ay nagsasabing ang patay ay higit ang nalalaman kaysa buhay. Kaya pala may mga tao ngayon na kumukonsulta sa patay. Pero sabi naman ng Biblia na ang alam ng patay ay wala. Ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay. Sinasalungat talaga nila kung ano yung sinasabi ng Biblia, mga kaibigan. Sabi pa niya, isang spiritualist, si E.W. Sprague pa rin, dito, gaya ng marami pang ibang teksto sa Biblia, ang Diablo ay nagsasabi ng katotohanan at ang Panginoon ay na sino po yung ating paniniwalaan. Sabi ng Biblia na ang Diablo ay siya po yung ama ng lahat ng mga kasinungalingan at sabi ng Biblia na ang Diyos ay hindi po pwedeng magsinungaling. Sabi naman ng spiritualism na alam, mas may alam ang patay kaysa sa buhay. At sabi naman ng Biblia na walang alam ang patay. Sino po yung ating paniniwalaan? Ang spiritualismo ay ang paniniwala na ang espiritu ng mga patay ay nakakapangusap sa mga buhay sa pamamagitan ng mga mediums. At related po yan, yung New Age, yung reincarnation, ESP, mga magic-magic, kulto, occultism, or astrology, yung mga star-stars, yung mga horoscopes, pangkukulam, or witchcraft, satanismo, and of course, isalit po natin dyan yung Harry Potter, kasi meron pong witchcraft ang Harry Potter, mga kaibigan. So yan po ay mga related na mga subject patungkol sa spiritualismo na hindi po dapat natin ma-experience, mga kaibigan. Nang nagmula ang modern spiritualism noong 1800s, doon po sa Hydesville Cottage of New York. At actually, itong Hydesville Cottage, yan po ay isang haunted house. At isang araw, ang Fox family, sila po yung lumipat doon sa haunted house na yun. At first, parang natatakot sila sa mga, parang naririnig nila ng mga kababalaghan doon. May naririnig sila na nagdadabog, tumatakbo, pero wala naman silang nakikita. Parang nasanay na lang din sila, kaya naglagay po sila ng carpet sa kanilang floor para hindi po parang maingay yung pagdadabog ng mga nandoon. At nasanay na sila at hindi na lang din sila lumipat, mga kaibigan. Kalaunan, sinubuan pa ng mga anak ng Fox family, yung mga babae na i-communicate po yung mga spirito na nandoon. At isang araw, si Margarita Fox, nang may narinig siya na may mga ingay, yung mga nagdadabog, sinabi niya doon sa mga espiritu na, okay, sundin niyo ako. So nag-snap po si Margarita Fox at kalaunan ay sinunod naman yun ng mga spirits doon, mga kaibigan. At mula noon, nagkaroon na ng regular communication si Margarita Fox at yung mga espiritu na nandoon sa kanilang bahay. At binuksan po ni Margarita Fox ang pintuan ng Diablo, ang pakikipag-usap sa mga patay. At alam niyo ba kung ano yung mensahe ng mga spirito doon? Ito po yung mensahe nila. Kami ang inyong mga patay na kapamilya at kaibigan. Automatic! Kami ang inyong mga patay na kapamilya at kaibigan. At yan po, binuksan ni Margarita Fox yung Fox.